Yung mga kasaging natong hayaan nyo po yung mga video na kung saan ito po yung mga naparusahan na lumabag sa tinatawag nating Enhanced Community Quarantine. Yung iba nga, no, kung mapapansin natin, talagang napapahiya sila. Nandiyan yung iparada sila, walk of shame. Nga, yung mga ganong-ganong mga bagay. At yung iba, worst case scenario, may mga nakukulong. Mga talaga namang napaparusahan nga sila dahil sa paglabag nga nila under the rules of this pandemic. Oh my God! Dami nating nilabag! Curfew! Oh, no! Social distancing! Ngayon, ano ho ba yung pag-uusapan natin? Maliban dyan mga kasaging, dapat maililift na nitong May 15 ng ating quarantine. It so happened that there are some governors, mayors, dun sa kanila mga nasasakupan, they are requesting the IATF na pahabain pa ba o ma-extend pa ang quarantine sa kanilang mga lugar o sa kanilang mga nasasakupan. Bakit kaya? Marahil maraming iba nating mga kasaging dyan ay nagtataka at naaasar na dahil siyempre, bakit naman ang haba? Bakit di pa tapusin? Yun nga lang, iniiwasan po natin yung tinatawag natin na magkaroon na second wave. Ito pong second wave na tutukuyin natin, may example na po niyan. At dagdag kaalaman na rin po mga kasaging na ang pandemic po ay hindi na po bago sa ating mundo. History repeated itself na nga lang po kumbaga. Nangyari na to years ago, if I'm not mistaken that is 1819. And I will show you a clip kung paanong naging yung katigasan ng ulo yung hindi pagsunod sa mga quarantine rules. Dami nating nilabag! Oh, napakalaking epekto nito upang lalong kumalat pa yung problema. Dami nating nilabag! Curfew! Oh, no! Yung lalong lumala pa ang sitwasyon dahil lang sa simpleng hindi pagsunod. Dami nating nilabag! Social distancing! Oh, no! So dapat po talaga ay sumusunod tayo. So ito po yung clip, panoorin po natin. And I hope kapag napanood po natin to, pare-parehas po tayo may matutunan. At sumunod sa batas, law is law, kasi hodang sino ka man, dapat ang batas ay para sa lahat. So it was during 1918 on Philadelphia wherein hindi kinansel ang isang parada ng mga sundalo dun sa naturang lugar. So there was a pandemic, may kumakalat nga po na virus, ito po yung Spanish flu, o mas kilala po natin na H1N1. So kung mapapansin po natin, napakarami po na naapektuhan nito and according to the video, there is a 50 million people died for this H1N1 virus. Just like what's happening right now, still, wala pa rin po tayong vaccine at nagmamadali na po yung mga pharmaceuticals company na makagawa ng gamot, panlaban nga po dito sa virus na kumakalat ngayon. It was also the same scenario during 1918 pandemic. Thank you.
Even though there is a 600 cases among soldiers, they still didn't cancel the parade dito po sa lugar ng Philadelphia. So napakabilis po ng paggalat ng virus. From several days only, meron na agad silang 635 new cases dahil nga sa dami ng umatend nung paradang ginanap. In a matter of 6 weeks, 12,000 persons died and 47,000 reported cases. 6 weeks only. So according to the video itself, it is not an example of what not to do during a pandemic. Kaya nga tayo may ECQ, may GCQ, kaya there is a quarantine rules that we must obey. Kasi nga ito yung kinakatakutan na maulit at mangyari. There is a benefit canceling mass gatherings. On St. Louis, they cancel the parade. Meron pa rin case na nangyari sa St. Louis. Hindi naman ganun kalala ang naging impact ng virus sa kanila. Unlike Philadelphia, who did not cancel their mass gatherings. Mass gatherings, social distancing is a key for us to move on and survive this pandemic. Mga kasaging, this only shows that if we are following the rules under the quarantine, we will cancel all mass gatherings. Anumang okasyon yan, basta may mass gatherings, kahit sino ka pa, cancel dapat yan. There will be no excuse kasi ang mass gatherings ay malaki ang epekto kapag ka may pandemic. Ayan ay po yung example. I will not give any further examples more. This video clip satisfies at all that mass gatherings and social distancing must be obeyed and able for us na matapos na ang pandemic na ito. Parehas po tayong apektado. Sana po walang nakakataas, walang nakakababa. Pantay-pantay sa pagsunod dahil law is law. Yun lamang po mga kasaging. Ingat po kayo. Lagi nyo pong sundin ang quarantine rules. Naiinip man kayo, pare-pares lang po tayo. Magtulungan po tayo para sa mas ikadadali na matapos ang pandemic na ito. Lumabas.